Nahaharap ngayon sa reklamong tax evasion ang isa sa mga nasangkot noon sa pambubugbog kay Vong Navarro na si Cedric Lee. At pati na si Philippine Medical Association o PMA President Leo Olarte. Ayon kay Lee, ginigipit daw siya ng gobyerno. Para naman kay Olarte, tila may naninira sa kanya ngayon tumatakbo siyang muli bilang Pangulo ng Philippine Medical Association. May news ago si Lia Manyalak del Castillo. Di pa man tapos ang gusot kaugnay sa umunay pambubugbog niya at ng ilang kasama sa aktor na si Vong Navarro, nahaharap naman ngayon si Cedric Lee at dalawa pang kapwa opisyal niya sa Izumo Contractors Incorporated sa halos 200 milyong pisong tax evasion complaint mula 2006 hanggang 2009 kasi. Mahigit 300 milyong piso raw ang kinita ng Izumo kung saan presidente at chief executive officer si Lee. Pero ang idineklara nito sa BIR, nasa 72 milyon pesos lang. Sagot naman ni Lee, ginigipit daw siya ng gobyerno. Bukod kay Lee, nasampulan din ng tax evasion complaint si Dr. Leo Olarte, presidente ng Philippine Medical Association o PMA, na minsang nagreklamo laban sa pamamahiya umano ng BIR sa mga doktor na hindi na nagbabayad ng wastong buwis. Lumabas daw kasing hindi nag-file ng income tax return si Olarte para sa mga kinita niya mula sa mahigit 2 employer noong 2006 hanggang 2012. Kasi pag end-dating, ibig sabihin nun, magsasara na siya ng negosyo. Kung wala ho yung back return na yan, yung sistema namin mag-flag yan na itong taon na ito, hindi nagpa-file. No? So may penalty yan. Yan ho yung isa sa mga ginagawa ho ng ibang mga tao, no? Para ma-circumvent ho yung sistema ng bureau. No? Pero wala raw itong kinalaman sa pagtutol ng PMA sa patalastas ng BIR dahil noong isang taon pa nila natanggap ang reklamo laban kay Olarte. Sabi niya kung meron kaming alam na doktor na hindi nagbabayad ng tama at hindi nagpo-file ng tama, bakit hindi siya na lang ang filean natin? So yun ang request niya, so yun naman ang pinagbigyan namin. Sa panayam sa telepono, sinabi ni Olarte na nakahanda siyang makipagtulungan sa BIR. Halimbawa, may kulang sa pagbabayad yung employer ko sa aking pag-tips. Di, babayaran ko yung kulang. Magkano lang naman ang bayad ng teacher sa pagtuturo per hour? Kung maintindihan how it has amounted to 2.93 million. Mayroon akong tax identification number, no? So, ibig sabihin, I did not stop or cancel my status as a taxpayer. Sinabi niya ring tila may naninira sa kanya, lalo't panahon ng eleksyon ngayon sa PMA, kung saan tumatakbo siya ulit bilang Pangulo. Ito rin ang paliwanag niya ng isang kot sa pandodoktor umano ng endorsement letter mula sa Professional Regulation Commission o PRC ng mga doktor ng Philippine Society for Stem Cell Medicine para makakuha ng SEC registration. Mga kumpanyang binayaran daw nila para mag-ayos ng kanilang dokumento ang nagkamali. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.